Hello guys, heto na naman tayo. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap Channel. So today, tayo po ay gagawa ng isang masarap na Pinoy merienda or kakanin. Ito po ay kalamay mais. Okay, at ito po mga kailangan natin. Meron po tayo ditong glutinous rice flour. Then, dalawang coconut milk, 2 cans of coconut milk. So, itong isa ay yung panglagay natin sa kalamay. At ito pong coconut cream o yung, ito po yung thickened na kakanggata. So, ito po ay gagawin nating latik. Then, meron tayong light brown sugar. Lalagyan natin ng jackfruits. Hiniwa natin ng maliliit ito. Then, itong vanilla extract. Okay, ito lamang po ang ating mga kailangan. So ngayon, ang una po nating gagawin, gagawa muna tayo ng latik kasi kailangan po natin yung oil nung latik para makapag-umpisa tayo. So ngayon, meron tayo ditong isang lutuan. Dito, ilalagay po natin dito itong ating coconut cream. Okay, so ito po ay lulutuin natin. Tingnan nyo, oh, di ba? Ito yung kakanggata. Mas maganda po ito na gawing latik kesa dun sa coconut milk na may kahalo pong tubig kasi yung coconut milk. Ito po, yan. May kahalo na siyang tubig. Ito kasi pure siya. So, okay. Then, gagawa muna tayo ng latik. Okay, then ngayon, pagkaraan ng halos 5 minutes na niluluto natin itong ating latik. So, ayan, nag-i-scam na siya. Nag-uumpisa na siyang mabuo. Okay, ang gagawin natin, ibababa lang natin ganyan. Para nun, hindi siya manikip. Paminsan-minsan, so, i-check lang natin. Okay, so hintayin natin para hanggang sa magbuo na siya lahat. Okay guys, din ngayon pagkaraan ng halos na sa 15 minutes na ito na niluluto natin dito. So palagay ko okay na ito eh. I-turn off na natin yung heat. Kasi po maluluto pa yan doon sa init niya kasi sobrang init nito. Kaya yung natitira niyang init, maluluto pa ng konti yung mga, yan o, halimbawa, light lang siya. So, magiging brown na siya lahat. Okay. So, pwede na po ito, papalamigin lang natin. Gagamitin po kasi natin yung oil. So, ilalagay ko lang ito sa strainer para makuha po natin yung oil. Okay, then ngayon guys, so ang gagawin natin ngayon, mag-start na tayo na gawain yung ating kalamay mais. So narito yung ating glutinous rice flour for about 2 cups. Then itong light brown sugar, pagsasamahin lang natin dito. Okay. So dito guys, ilalagay natin itong coconut milk. Okay, paghahalu-haluin lang natin. Okay, haluin natin mabuti. Then dito, itong ating coconut cream. Ah, hindi pala, corn cream pala. Corn cream. So ngayon, kung wala kayo nitong corn cream, pwede rin itong whole kernel. Kaya lang, kailangan dito, lagay natin sa food processor o kaya sa juice mixer para maging fine siya ganito. Okay, so paghalu-haluin lang natin. So guys, pagka natatabangan kayo, pwede kayong mag-add ng sugar. Okay. Then dito, so ilagay natin itong jackfruit. So ito,
hiniwa lang natin ng maliliit ito. Pati na rin itong vanilla extract. So, haluin lang natin mabuti. Okay. Mix natin mabuti. Okay. So, pwede na ito. So, ang gagawin natin, so, narito, dito natin, i-steam po natin ito. So, ang gagawin natin, steam natin. So, narito yung ating latik. So, kinuha ko lang yung pinaka-langis niya. Then, ito kasi, nirab ko itong, kung meron kayo yung dahon ng saging, mas maganda. Eh, wala ako nun eh, kaya ito na lang parchment paper ang ginamit ko. At para hindi siya dumikit, ay nirab ko ng oil ng latik. So, dito po ay ilalagay natin itong ating mixture. So, isasali natin dito. Okay. So, dito ngayon guys. So, mas maganda ilagay na natin dito sa steamer. Okay. So, then dito po natin, i-steam natin, i-transfer natin dito itong ating mixture. Okay. So, ito po ay steam natin. Okay, lalagay natin sa steamer at ito po ay lulutuin natin. Okay guys, then ngayon. So, maghihintay tayo ng mga 30 to 35 minutes. Then, so itong ating lid nitong steamer, nilagyan natin ng thick cloth para yung nag-evaporate na tubig ay hindi pumunta doon sa kalamay. Kasi pag natutubigan yun, baka hindi mabuo. Okay, maghihintay tayo. Okay, then ngayon guys, pagkaraan ng halos nasa 45 minutes na tayo rito. So, okay. So, narito na yung ating nilulutong kalamay mais. So, meron tayo ditong skewer. So, ayan, malinis na siya. Kaya siguradong luto na po ito. Ang gagawin natin, so i-turn off na natin itong heat. Then, pabayaan po muna natin itong lumamig before natin i-transfer sa isang serving plate at lalagyan po natin ng latik sa pinakatap. Okay, maghihintay tayo. Nag-cool down na itong ating kalamay mais. Kaya, lalagyan na natin ng latik. Okay, so gawin nyo ito guys kasi masarap talaga ito. Okay. Okay. Okay, distribute lang natin dito evenly. Okay. Then, dito ngayon, i-cut natin. So, itong ating knife, basain lang natin ang oil nitong latik. Okay. So, yan. Cut natin. Okay, so lagay natin dito. Then guys, ngayon, pwede na po natin itong serve at kainin. Okay, lagyan pa natin ng latik.
Okay, so ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa natin dito po sa ating kalamay mais. Okay, so sana po nagustuhan nyo ang pagkakagawa natin dito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po! Bye! Okay, so itry nating kainin. Wow, so ayan, no?